Magandang araw mga kapadyak. Ngayon po ay meron na naman tayong isang kikilatising produkto. Ngayon po ay bumili na naman kami ng bagong preno para sa bike namin. Ayan. Para sa e-bike. Siguro sinasabi nyo, preno na naman, wala ka nang kadala-dala. Kasi nga, kung natatandaan nyo dito sa channel natin sa ilang beses na akong sumubok ng mga bagong brakes, mga 4 piston o mga ibang brakes na para sa bike, mga budget na preno. Kaya lang mga palpak, ayun, mga nagliliking kundi man yung merong problema dun sa lever na kailangan mo pa ipump, ganyan. So ngayon mga kapadyak, meron na naman bago dito sa panlasa natin. Tingnan nyo po, eto. Ayan. Eto po yung sinasabi ko sa inyo mga kapadyak. Ayan o. Kung napapansin nyo dito, ayan o. 4 piston yan mga kapadyak, tapos may kasama na siyang May kasama na siyang brake pads dito. Tapos yung lever niya, kung titingnan nyo, halos halos maihaling tulad natin sa MT-200 na sa brake lever. Tapos ang special dito mga kapadyak, pang e-bike talaga to. Kasi nga, meron na siyang nakalagay na cable para dun sa brake sensor. So, yung sensor niya nakalagay na dito yung cable niya. Nandito na mismo sa loob ng sa lever. So ang kagandahan dito, hindi ka na maglalagay ng magnet. Naka-arrange na yan lahat-lahat. So i-coconnect mo na lang tong cable dun sa bafang. So napakaganda. Kaya lang syempre, hindi naman natin masasabi yan na napakaganda, di ba? Kailangan subukan natin yung performance nitong kung gaano ba ito kalakas. Tapos, yung pinaka-review talaga niya, hindi pa namin maibibigay. Yan. Kasi nga kailangan mo nang subukan to na mga halos isang buwan siguro o dalawang buwan. So, titingnan namin kung kung malakas pa rin ba siya. Kasi nga, tulad na sinabi ko sa inyo, yung mga nakaraan na review natin dun sa ibang na ibang type ng ng brakes. Tulad ng Miroka at saka yung So, palpak talaga pagkatapos ng mga buwan, ganyan o ilang buwan lang. Yung Miroka nga, halos di siya naabutan ng tagal talaga. Saka yung isa. Kaya nga ito, mag-hoping na lang kami na tatagal na hindi siya masisira o hindi siya mag-leaking. Ayan, tingnan nyo mga kapadyak, ito yung itsura niya. Napansin ko lang yung kanan niya, preno niya sa harapan, yung yung kaliwa, yun yung sa likuran, baliktad. Tapos ito nga pala yung lever niya, tapos kung napapansin nyo dito, may pula na pihitan, ewan ko kung para saan yan. So yung itsura niya mga kapadyak, pares na pares talaga sa Shimano na 4 piston. Yung itsura niya, parang kinopia talaga. Pero syempre yung makokopia nila, pero yung yung performance niya siguro, ewan ko lang kung makokopia din nila. At saka yung kung magtatagal ba pares ng Shimano, kasi yung Shimano talagang magtatagal ng yan. Ilang taon, di talaga masisira yan, di ba? Kilalang-kilala natin yung brand yan. So ayan mga kapadyak, tingnan po natin mamaya kung ano ba talaga yung magiging yan, performance. Di ba wala na? Wala na. So ayan mga kapadyak, nakita nyo na yung produkto natin sa pagbukas tapos sa pag-install. Tapos nasubukan na natin ng konti. Ayan, so ang gagawin na lang natin ngayon, mag-hoping na lang ta na na ito, tatagal talaga na hindi siya magliliking o hindi siya masisira. Na parehas ng mga ibang brakes na nasubukan na namin sa una. So ayun, abangan nyo po siguro sa mga isang buwan o dalawang buwan. Mag-update kami dito sa video na to kung ano ba talaga yung naging niya, performance ng ng brake. Ayan. Salamat po sa panonood mga kapadyak. Kita-kita po tayo sa susunod na video.